magandang araw po. Ito po si Mang Larry ng Boss Lar Channel. Sa episode na ito, ipapakita po natin ang sagot sa isang tanong na paulit-ulit na pong naitanong sa atin. Safety ka na ba sa pangil ng cobra kung nakabota ka? Siyempre, depende po yan sa bota. Pero ang pinag-uusapan dito ay ang botang ito na karaniwan pong ginagamit ng mga magsasaka at siya rin po namin ginagamit kapag kami nanguhuli ng ahas. Meron po tayo ditong isang malaking cobra at isang baso. At itong pinag-uusapan po natin na bota. So ang gagawin po natin dito, natatandaan po ninyo yung video ko kung saan ipinakita ko kung paano kumuha ng kamandag, beaker. Tatakpan ng rubber dito at papakagatin yung cobra para makuha yung kamandag. So ang gagawin natin, tatabasin po natin itong bota. Ayan, kaninong bota kaya ito? Sa'yo. Sa akin ba ito? Kata ko, bota ni Suma eh. Ayan. Tatabasin po natin itong... Sinira mo yung bota. Oo. Natatandaan po natin na ang pangil ng cobra, kagaya ng nasabi ko na sa mga unang video, ay nasa 1/4 inch kahaba. So pag titignan po natin, may kakapalan ito at medyo may katigasan. Pare-parehas po ang kapal niyan hanggang dito. So kapag titignan po natin, mukhang makunat siya. Titignan natin ngayon kung kayang lumusot dito yung pangil ng cobra. So ito yung gagamitin natin na pantakip sa baso at dito natin pakakagatin pagkatapos yung cobra. Kaya lang, sandali. Patulong. Kailangan kasing ano dito. Kailangan masakal siya. Ako hindi yata po. Hindi maipit na matigas. Ganun siguro natin. Dito ka muna, mukha ka puno. Ay! Cut mo muna. Sadya may pinimeto nga kayo. Atake din yung tripod, ah, yung bitis mo. Kita ba siya sa loob? Mm-hmm. Pag lumusot dyan yung pangil ng cobra, magkikita siya. Ito ay isang malaking cobra. Sa mga susunod pang mga videos na i-upload po natin, ipapakita ko sa inyo kung hanggang saan lumalaki yung ating mga Philippine cobra. Depende po sa lugar yan. So, abangan po ninyo at malalaman po ninyo kung gaano inilalaki ng cobra doon sa mga lugar ninyo. Yan. Saan ba siya? Ayaw ko kasi siyang ilagay sa lapag at ipitin dahil mag-i-spit siya ng venom. Malaking klase ng cobra ito, mataba. Sandali lang. Ay, patay. Itam. Masyadong makiit. Kaya lang, tinakpan mo yung camera sa likod. Oo nga. Ayan. So. Dami. Oo, talaga, ayaw niyang bitawan, no? Ang dami meron. Oo nga, halos half
ml. Kahit ito, hatiin mo ng 20 parte, fatal dose po yun. Ayaw. Ah, ayaw niya ng bitawan ng baso. Akala niya siguro daga, amoy daga eh. Hindi, akala niya kamay ko. Ano kasi malambot. Padang kaya pa? Halina eh. No. Bibitawan ko. Pag ikuha mo nga yung stick. Baka basagin niya yung baso. Mababasa kasi yung baso. Ayun. Ayun. So nakita natin na lusot-lusutan po yung pangil nung cobra dito sa bota na ginagamit ng mga magko-cobra. Ginagamit po namin ang botang ito, hindi po talaga actually protection sa kagat ng cobra. Ginagamit po namin ito, protection sa mga matatalim na bagay na maaari naming maapakan. Hindi po siya protection para sa kagat ng cobra. So, siya nga po pala sa December 28, alas 12 po ng tanghali, ang buong tropa po ng Boslar ay live. Ito po ang aming year-end party kung saan inimbitahan po namin ang aming counterpart sa Laguna, si Cobra King ng Laguna. Magsasama siya ng mga grupo din po niya doon sa lugar. Year-end party po. Abangan nyo po. Live po kami lahat sa aming mga channel. Boslar channel po, Zuma Haring Ahas, JTG Kamandag, Rex Tuklaw, Benson Cobra, Ben Cobra at Sam Tuklaw. Magkita-kita po tayo alas 12 ng tanghali, December 28. Maraming maraming salamat po. Hanggang sa muli.